Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw po ng Lunes, 12th week sa karaniwang panahon. Sa banal na misang ito, atin pong isinasama ang ating mga pansariling kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid na lubhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at magmahal para aming magawang sambahin ang iyong ngalan. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nung mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo,
at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sekiem, sa puno ng roble ng More. Nuoy naroon pa ang mga Kananeyo, napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan nito at ng hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanong ating ilulog. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo,
gayong katahilan ang nasa mata mo. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing nagatahilan at sa gayoy makakikita ka ng mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mayroong nagsasabing, ang Diyos lamang ang may karapatang humatol. Ibig bang sabihin nito'y hindi na tayo pwedeng pumuna? Ibig bang sabihin nito'y hindi na tayo pwedeng magsalita sa nakikita nating immoral at injustisya sa ating lipunang ginagalawan o sa isang taong ating nakikita? Siyempre, mayroon po tayong karapatan na magsabi. Sabi nga po, sa sulat ni Mateo, sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 18, talatang 15, ang sabi po doon, pag nakita mong may kasalanan ang iyong kapatid, kausapin mo ng masinsinan. Kapag iyong napapagbago ang iyong kapatid, muli mo siyang nailalapit sa Diyos. Kaya mayroon po tayong karapatan na sabihan, punahin ang mga taong nakikita nating nagkakamali at nagkakasala. Subalit ano po ang problema dito? Ang problema ang lumalabas kasi dito ay kapwang pagkakamali na lamang ng kapwa ang ating nakikita. Samantalang ang ating pagkakamali, ang ating mga pagkakasala ay parang hindi na po natin pinapansin. Yung po bagang alam natin na mayroon din tayong ginagawa, subalit kung makahusga tayo sa ating kapwa, ay ganun na laang. Ito po yung problema dito. Mayroon po akong napanood na isang clip sa YouTube. Patungkol po ito noong isang pulis na nakunan na kung saan ay nakasakay po ito sa motorsiklo at mayroong angkas na isa na wala po silang helmet pareho. May nakalagay sa kanyang likuran na napakalaking litrang pulis. At pagkatapos, ang daming netizens na nag-comment. Ang sabi ay, mga walastik itong mga pulis na ito. Napakahihigpit pag nakakahuli ng mga ganitong sumasakay na walang helmet. At pagkatapos, sila ang nag-i-implement ng batas at pagkatapos sila ang lumalabag sa kanilang batas. Kadalasan, ito ang nangyayari sa atin. Ano? Pag nakakakita tayo ng isang pagkakamali, hindi natin tinitingnan ang atin, baka ganun din ang ating ginagawa. Baka mas masahul pa ang ating ginagawa. Kaya nga, nangangailangan po ito mga kapatid ng tinatawag na examination of conscience. Lalong-lalo na pagkatapos ng araw, bago tayo matulog, dapat tanungin natin ang ating sarili, ano bang mga pagkakamali ang aking nagawa? Ang mga pagkakamali bang ito'y aking inaamin at nagsusumikap akong ituwid kinabukasan o sa isang araw pagkatapos ng araw na iyon? Nang sa ganon, uti-uti na pwede po tayong magsabi sa ating kapwa ng kanyang pagkakamali dahil alam natin na tayo ay uti-uti tayong nagbabago. Ang puntos po dito ng ating Panginoon, huwag nating hatulan ang ating kapwa ng ganun na lamang samantalang tayo ay mayroon din po tayong ginagawang kamalian.
Kung hindi ang ninanais ng ating Panginoon, simulan po natin sa ating mga sarili nang sa ganon ang pagbabago ng pangkalahatan ay madali kung ito'y sisimulan natin sa ating mga sarili. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihilog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakanabangan at sa buong sambayan niyang banan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitaasan, pinakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa sana para
sama. Inihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ko. Lubos ang loob ng himlaya, saliwang pastulan, ang pahinaan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawan sa landa na landas siyap at lumad. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ko. Lubos, malilim na lampag man ang tatahakin ko, wala kong sindak, siya ay kasama ko. Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko, tanga niyang pamalo, siglat tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ko. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ko. Lubos ang loob ng himlayan, sariwang pastulan, ang pahinaan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawaan sa tumpak na landas siyang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ko. Lubos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petra, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan.
bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitigang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin ang pagsasayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makapag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa Pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirements of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Kligo, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layunin ng pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyo pong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedule ng mga nagdaang taon pa. Nagkataon namang napasabay naman sa pagsayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglininaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayin na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ayadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay isama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. This night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the youth.